isa sa mga unang videos that I've shared on social media is a Shomai tutorial. 2019 pa po yun. Diyos ko, medyo mas payat pa ako during the time nung shinare ko yon. And medyo low quality yung video. We used an old iPhone, no lapel, no lighting. Nagluluto lang ako noon, trip-trip lang, shinot and pinost namin. So medyo, pag nagsesearch kayo ng YouTube videos ko, Shomai, yun ang lumalabas. Palta na natin ng medyo mas magandang quality and mas magandang ako. Charot! Let's cook Shomai with homemade chili sauce. Okay, so let's start with the base. So meron ako ditong giniling. This is pork giniling. Sa mga avid watchers ng aking recipe videos, I always tell you to buy lean pork giniling. But for this Shomai recipe, it's very important that you use at least giniling na may 20% fat. Ibig sabihin, 80% na laman, 20% fat or more. Oh, diba? Dito sa recipe na to, more fats. Ibig sabihin yan, mas magiging moist, chunky, juicy yung iyong shomai. So, ito yung pork giniling ko with some fats. Into this, I'm going to put this is salt. Black pepper. Chicken powder. Pwede mong wag lagyan ng chicken powder kung ayaw mong merong mga artificial flavorings. I'm putting this kasi nung umatend ako ng dim sum class many, many years ago, mga 18 years ago na yon, chicken powder yung nilalagay nilang pampalasa, pampalinamnam. White sugar, this will also add to the linamnam of your shomai. This is flour as a binder. Carrots, pandagdag ng kulay and texture. Onions, chopped onions, pandagdag din ng kulay and texture. And 2 pieces of whole eggs, just to add also added protein, pang binder. So I'm going to mix this together. Pag nagmimix ka ng shomai, you want to turn this into a paste. Para talagang kalat na kalat ang lasa, ang mga pampalasa mo. And uunahan ko na kayo, this is not the authentic Chinese style na dim sum na makakain mo sa Hong Kong, makakain mo sa mga susyalerang restaurants. This is more of the Pinoy style Canton shomai. Pero makikita mo mamaya, masyadong malaki to kasi gusto ko generous. Dalawahin na natin ang kamay. Ganyan, parang pinipiga mo siya ng konti, but not that much. Para talaga mag-bind together. You want it to become like a paste. Kung medyo nagdududa ka sa recipe ko, wala namang problema doon, alam mo. Maganda yan palagi ka magdududa, di ba? Kasi, ano din yon? Yung parang pinag-iisipan mo, masasayang ba ingredients ko dito? Masasayang ba oras ko dito? Masasayang ba panahon ko dito? Masasayang ba emotions ko dito? Parang sa tao lang, di ba? Medyo pagka bago pa lang, magduda ka ng konti. So, pag nagdududa ka, naiintindihan kita. What you can do is mag-microwave ka muna or mag-steam ka ng isang piraso. Give it a try. Kung nakukulangan ka sa linamnam, aba, dagdagan mo ng asin. Chicken powder. Nakukulangan ka sa kasusyalan nitong shomai, lagyan mo ng chopped shrimps. It's really up to you. My gosh. Ayan. O, so parang paste na siyang ganito. Okay na yan. Ako, hindi na ako nagdududa dito sa shomai recipe na to. Kasi tinest ko siya nung isang araw. Nasarapan ako. Sarap na sarap ako actually. Hanggang ngayon, kinakain ko. But the thing is, ang nagamit kong pork doon was lean. So, it's a bit dry.
Now, the next thing we'll do is magbabalot na tayo ng siomay. I have here a small ice cream scooper, a bowl of water, and this is wonton wrappers. So, wonton wrappers, you can buy this from the grocery store. It's widely available and it's highly perishable. Mabilis po siyang amagin. So, make sure to use it agad-agad. Kung wala kang planong gamitin siya, store it in the fridge or in the freezer. So, basa talaga yung kamay ko para hindi dumikit yung siomay mixture. You just scoop it there. I'm just using an ice cream scooper just to make sure na pantay yung siomay ko. Pare-pareho yung size. And then, once you put it like that, ayan, masisil mo siya. I-press mo yung gilid. See? I-press mong ganyan. O parang yayapusin mo yung siomay while pressing the top. So, you achieve yung parang restaurant quality na siomay. Nakalabas yung laman sa ibabaw. See? Ganyan. Okay? Diba? Bonggaciousness. Oh, sa pa. Ito lang, pinakaayaw ko to. Yung naghihiwalay ako ng wrapper. Pati sa lumpia wrapper. Yun, hindi ko gustong gawin yun. Diba? Meron tayong mga bagay na hindi natin type ginagawa sa kitchen. But still, we've got no choice. Kasi we want to eat delicious foods. And walang instant. Okay, pag nalagay mo sa gitna yan, yung wrapper, isara mo muna. And then, yayapusin mo ng mahigpit. Yapusin mo ng mahigpit. Habang yung ibabaw, pinipigilan mong ganon ang daliri mo. Para hindi kumawala. Hindi maagaw. Ayan. Like that. Isa pa. One more time. If you want to put shrimps on top, go ahead. Pero kasi this one, I want to maintain yung medyo budget friendly. Makikita mo, hindi ako naglagay dito ng mamahaling ingredient. Well, mahal na naman talaga mga bilihin ngayon. Pero walang supernatural expensive ingredient na nilagay dito, okay? Daginiling, you seal the sides, okay? And then, you press it like that. Okay? And then that's it. Ngayon, kung ititinda mo lang, gusto mo naman is maliit lang, wala namang problema doon. Pwede kang gumawa ng maliit. No problem at all. And by the way po, kung balak nyo pong itinda yan, maganda yung gusto mong itinda ng frozen, di ba? Diyos ko, sa tagal ng pagtatanggal nitong wrapper, ang dami natin yung pagkwekwentuhan dito. Kung gusto mong itinda ng frozen yan, it's better, iluto mo na. Para pwedeng ima-microwave na lang nung pre-cook mo na. Ima-microwave na lang nung bibili. Okay? So what I'm going to do is, ipagpapatuloy ko itong pagbabalot na to. Magtatawag muna ako ng kapitbahay. Tumawag ka din ng kapitbahay ng kumare mo para marami kayo mapagkwentuhan habang nagbabalot ka nitong siomay. Ayan na. And syempre, hindi naman pwedeng masarap lang yung siomay mo. Kailangan masarap din yung iyong chili garlic sauce. So gumawa tayo ng chili garlic sauce recipe from scratch. I have here minced garlic. You have to finely mince the garlic. Lagay mo lang yan. All the ingredients, ilalagay natin. Binuksan ko na din yung apoy. And this is also sili. Finely minced. I suggest you use a food processor. Kasi pag chinap-chap mo yan, baka buong araw kang iiyak. Pero okay na din na sili na lang ang magpaiyak sa'yo, di ba? And this is brown sugar. Salt. Maglalagay muna ako ng kalahati. You don't want it too salty. Mamaya mo na lang i-adjust. You can always add more. You put your oil.
water. Enough to cover the garlic. Ayan. And tomato paste. This is super spicy. I'm going to give you a tip. Kung ayaw mong mahang, sobrang anghang nun chili garlic sauce mo, you can actually use bell peppers. Haluan mo ng bell peppers, i-food processor mo lang, or you just finely chop your bell peppers. So, ayan, haluin mo lang na ganyan. Okay, isi-simmer mo lang yan. Ang idea niyan is talagang patutuyuin mo yung tubig para lumambot yung sili and yung bawang mo. Okay, and then ang matitira na lang is yung oil and your chili garlic and all the delicious seasonings that we've added. Okay, so ang ginit! Diyos ko! Para ka nagfe-facial ng sili dito. But as we reduce our chili garlic sauce, pwede na akong magsalang dito ng konting siomay na pinabalot ko sa kanila. Ayan, pakita mo na lang na binabalot nila yung kasumayan natin. So what I'm going to do, I'm just going to grease my steamer. Lalagyan ko lang ng konti mantika. Konti lang. Para hindi manikit yung siomay. And ipipila ko yan dito. So by the time na maluto yung sauce, may luto na ding siomay. Alam nga namang nauna pa ang sauce. O, iba po to dun sa recipe ko ng siomay dati, ha? Siyempre, mas updated po ito, o. Diba, bongga? 15 minutes. Ay, init. Okay, so now na nag-reduce na siya, as you can see, malapot na siya. Ang gusto mong hintayin ngayon is yung mag-separate yung mantika. Tinitikman ko. Lagyan ko pa siya ng konting asin. I love the spice. Konting salt. The tomato paste is very, very important because that will serve as your emulsifier. Yun yung magbabind ng chili sauce mo. This one, I made this the other day. You see how beautiful it is. Pag hinalo mong ganyan, humahalo yung laman dun sa mantika. Ganun yung gusto mo. Ayaw mo yung hiwalay na hiwalay yung mantika. So, ayan o, oh, nagse-separate na siya. Ay, naku po, ang ginit-ginit. Eto, makikita mo, nagse-separate na siya. This is ready. Pag nakita mong yung mantika, nagpuntahan na sa gilid. Okay na yan. This is the ideal chili garlic sauce for me. Nalulungkot kasi ako. Dapat mukhang nalulungkot. Doon sa chili garlic sauce na parang kalahate chili garlic, kalahate mantika. Parang nasasayang lang yung mantika, di ba? So, hindi naman sinabing chili garlic oil. Chili garlic sauce nga. So, medyo i-balance naman po natin. O, ayan. Lalo nga yung hindi naman ka mahala ng bawang. Ewan ko, sili ba? Mahal pa. Mahal ang sili. Diyos ko, nakakahiya ako. Hindi ko alam kung mahal ang sili. Eh, pero mas nakakahiya ka. Ikaw ang namimili. Hindi mo alam kung mahal ang sili. Or hindi. My gosh. Nakakahiya tayong dalawa. Ayan yung siomay. Look how nice is that. Tingnan mo. I want to show you the inside. Huwag muna natin lagyan ng anything. Look how moist is that. And how binded. Ibig sabihin, yung hindi po siya naglalasog-lasog. Okay, yan lang, humiwala yung balat. Pero titikman ko to. My gosh! Perfection! Uy, kahit walang sauce, championship, pero lalagyan ko siya ng sauce. When I eat my siomay,
You put the chili garlic sauce like that. And I have here soy sauce. Just a splash of soy sauce. And dahil tamad po ako magpiga ng calamansi, we always have calamansi juice na piga na. Mm. Sarap. My God. Ayan. Mm. Oh my God. Mm. It's so juicy. Isa pa. Mm. Ay, nako. Masarap. Parang gusto ko ng kanin. Seriously, it's so good. And marirealize mo, pag hindi mo nilagyan ng kung ano-ano, you stick with the basics, just a nice ground pork with sufficient amount of fats, salt, pepper, essential vegetables, carrots, onions, yun lang, ang sarap. Mm. So, wag ka na maghintay. Gumawa ka na nitong siomay. And don't forget the chili garlic sauce dahil it's extremely good. Kahit napawis na ako dito sa harapan nyo, I really don't care. Because I'm sure you don't care also. You care sa delicious na chili garlic sauce. So, I'll see you soon. Bye. Mm.